guys, welcome back to my channel. This is Renz from the Renzone project. So tong video na to is about naman sa first time kong nabili from Japan. Well, magadirect sa kanila. So ito yung binili ko, NENDOROID number 82 si Mio Akiyama from the anime K-On. So, netong quarantine, so parang mga 2 weeks ago, pinanood ko tong anime na to. Medyo matagal na yung anime, parang a decade ago. Then ayun, medyo nahook ako. Then, naghanap ako ng NENDOROID. Then, apparently, medyo mahirap siya hanapin sa Pilipinas since sobrang tagal na nga. Or kung meron man, mga ayos siguro i-let go. So, ito yung unang kinuha. Si Mio Akiyama yung basis. So but yung best plan ko kasi umorder sa Japan si Mark. Dito lang din naman siya sa may Manila. Then umorder siya sa Amiami. Or kung ano man. Then parang weekend lang siya umorder. Then by Wednesday or Thursday lang na-receive namin siya agad. So yan. Roughly at I think mga around 1,500 tong figure na to. So yan. So hindi ko na siya ma-unbox since nabuksan ko na siya. Pero check muna natin yung packaging niya. So yan, KO number 82, Good Smile Company. So yung packaging niya since luma. And yung box guys, malaki. Kung ikukumpara sa mga packaging ngayon ng NENDOROID. So yan, ang daming text. Si Mio. Tapos, yung mga posing na pwede mong gawin sa kanya. So sana makuha ko yung other members ng KON. So kung size comparison lang. Ito yung mga bagong boxes ng NENDOROID. Mas maliit. Ang kapal, medyo mas makapal ng konti itong mga bago. So, nung in-order ko to, ang nakalagay doon is pre-owned. So, in-expect kong back in the box siya. Kaso, pagdating dito, is hindi pa siya nagagalaw. Sobrang sealed. Kaso nga lang, since medyo matagal na to, medyo kakaiba kasi yung amoy goma. Pero maganda naman yung pagkakaano niya. Pagkaka-maintain din sa box. So ganito yung mga lumang style ng NENDOROID. Dalawang, ibang tawag dito? Dalawang set ng plastic tapos magkaharap. So sobrang kain siya ng space. Lalo sa box. So check natin yung ibang parts. Madikit. So probably nung naka-store to din sa warehouse nila, siguro may ilawan or na-arawan niya, medyo sticky. Then yung amoy niya is may goma. So, makita mo yung may pagkagloss. Either parang nalusa yung plastic. Pero parang di. Parang hindi naman. So ganito yung mga lumang style ng NENDOROID. Laging kasama ito. Ngayon kasi parang nakahiwala ito. Ito yung other face plate. Tapos other optional parts. So itong
Itong alam siya naman, hindi siya stiff or something. Tapos legs. So, punta tayo sa figure. Hey, wait. Bago pala, bago tayo din sa figure, wala siyang kasamang stand na nakikita natin sa mga normal Nendoroid niya. Ito yung kasama sa kanya. Parang cut shape na base. Actually, hindi ko alam kung tama yung pagkakalagay ko nito. Hindi ko alam kung paano. So, isa sa mga accessories yung Mio is yung amplifier. Detail naman siya. Tapos yung base. Ito kasi Mio. So yung base, natatanggal naman siya. Articulation, standard articulation ng Nendoroid. Dahil recently na lang din naman nagkalabasan yung mga Nendoroid na may articulation. Best example is yung sa My Hero Academy. So, ito si Mio. So, yung buhok niya is may pagka... parang may shading. Black then parang may konting white na may pagka brown. Or dapat blue ata ito eh. Face, yan. Paliwete kasi siya. Kaya ganyan. So, bali natatanggal yan. At kung kung gusto nyo makita, yes, nakabandi siya ng stripes. Bakit stripes? Sa anime kasi sa season 1 may part din na habang tumutugtog sila ng banda niya sa school festival is nakita yung underwear niya, kaya yun gulat lang ako ginawa ni Goodsman na ganun din. So the for the price of around 1,500, para sa akin sulit na to. Unang-una is mahirap na siyang hanapin. Sa Pilipinas, mahirap. Ewan mo lang sa Japan. Ang kaibigan ko sa Japan, si Elder King. Doon ito yung pinakolect niya. Bukang hindi mo siya nahirapan. Pero kung nasa Pilipinas ka, medyo mahirap maghanap. Kung meron man may magbibitaw o set na binibenta. So, yun. Cute. Yung likeness niya from the source material is nakuha naman. Kulay, shading, paint apps, okay. Accessories, hindi ka naman tayo. Then, yung sa stand nga lang, medyo mahirap. Since hindi pwede gamitin yung standard Nendoroid stand na meron tayo ngayon. So, hopefully, sana makuha ko yung ibang band members niya. Although, at this point naman, na-order ko na si Mugi, yung keyboardist nila. So, antayin na lang din natin dumating. So, shoutout ulit sa Pinoy Toy Vloggers Community, kila Sir Tani, kila Sir Johnny Pops, kila Yui, The Collector na din, and then sa other members na din. Thank you rin kay Mark, best friend ko, para sa pagtulong sa pag-order nito. So, yun. Kung bago ka lang dito, don't forget to like, then comment ka kung nagustuhan mo ba yung video. Then, subscribe ka na din. Share mo na rin sa mga friends mo. So, yun lang. Have a nice day. Thank you.